Vanna, mag-iingat ka doon sa skula. Wala kami doon para mag-alaga sa'yo pag nagkasakit ka. Kaya dapat magdubli ingat ka at alagaan mo yung katawan mo. Ito nga pala anak ang pera na pang-allowance mo. Medyo tipirin mo lang yan muna kasi kinulang ang nanay ngayong buwan. Hayaan mo at babawi ang nanay. Dudublihin ko yan pag nagkapera ako. Maraming salamat po, Nay, dito sa binigay yung pera. Malaking tulong na po ito para maitawid ko ang aking pag-aaral. Hayaan nyo, Nay, at susundin ko ang lahat ng mga pinayo nyo sa akin ni Tatay. Mag-iingat po ako doon at mag-aaral ng mabuti. Habang wala po ako dito, Nay, ay ingatan nyo po ang mga katawan nyo. At huwag kayong magpapapagod ng sobra-sobra. Sambit naman ni Vanna, sabay halik sa noon ng kanyang mga magulang. Sa pag-alis nga nitong si Vanna, ay doon na inilabas ng kanyang ina ang hirap na nadarama nito sa kanyang katawan. Nang panayubo pala ang ina nito at kanya lang iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Nagpapanggap lang pala itong ina ni Vanna sa kanya na okay ito. Dahil sa ayaw niyang isipin pa siya nitong si Vanna, dahil naisip niyang makakasira iyon sa focus at atensyon nitong si Vanna pag nagkataon. Nangyari ngang kahit na merong sakit na iniinda ang kanyang katawan. Itong kanyang ina ay nagpatuloy pa rin ito sa pagtatrabaho sa bugid kasama ang asawa niyang si Narding, para may mapadala sila sa anak nilang si Vanna na nag-aaral sa kolehiyo. Aling Mercy, matagal na po yung ubo nyo. Ipa-check up nyo na po yan at baka lumala na yan. Huwag nyo pong pabayaan yan kasi delikado, lalo pat may kaedara na kayo. Ito po, 500 peso pangdagdag sa pagpa-check up nyo. Agapan po natin yan habang maaga pa, sambit ng amo nitong si Manda. Ngunit imbis na magpa-check up, ay nasayangan itong si Mercy sa perang gagastusin, kung kaya't nagsinungaling siya sa kanyang amo. At minabuti nga nitong idagdag yung perang bigay ng kanyang amo sa kanyang ipapadala sa kanyang anak na si Vanna. Ginawa namang suklian itong si Vanna ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pag-aral ng mabuti. Sa kasalukuyan kasi ay 4th-year college na itong si Vanna, kung kaya't madaming gastusin sa kanilang paaralan. Ginawa namang tumawag nitong si Vanna sa kanilang bahay 2 beses sa isang linggo para kamustahin ang mga magulang nito. Sa tuwing tatawag nga itong si Vanna, ay tutupigil naman ang kanyang ina sa kanyang pag-uubo para hindi ito pagdudahan ng kanyang anak. Ngunit kahit ayaw sabihin sa kanya ng kanyang ina ang totoong kalagayan niya, ay nagdududa naman na itong si Vanna. Dahil tinimbrehan naman na pala siya ng amo ng kanyang inang si Manda. Ayaw namang kumprontahin ni Vanna ang kanyang ina dahil magsisinungaling lang ito sa kanya. At naisip rin ni Vanna na para sa kanya naman lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Ngunit di mawalang mag-abala itong si Vanna sa ina nito. Kung kaya't umuwi siyang hindi pinaalam sa kanyang mga magulang. Sa pagdating ni Vanna ng kanilang bahay, ay bumungad sa kanya ang kanyang inang ubo ng ubo hanggang sa meron na ngang sumamang dugo sa pag-ubo nito. Nay, kailan pa kayo naglihim sa akin ng tunay niyong kalagayan? Anong magiging silbi ng diploma ko kung kayo naman ang mawawala sa piling ko? Sa tingin niyo ba magiging masaya ako noon? Hindi, Nay, hindi niyo dapat sinasakripisyo ang katawan niyo. Bukas na bukas din, Nay, magpapa-check up tayo. Meron pa naman akong naipon dito. Kasya na siguro tunay, sambit nitong si Vanna. Sinubukan namang magpaliwanag ng kanyang ina dito kay Vanna na kaya naman ito ang kanyang katawan. At wala lang naman yung sakit nito na simple lang na ubo. Ngunit hindi nagpapigil itong si Vanna at ginawa pa rin niyang ipa-check up ang kanyang ina. Kinaumagahan nga'y pumunta itong si Vanna at kanyang inang si Mercy sa espesyalista doon sa bayan. Ilang minuto pang nag-antay ang mag-ina
dahil sa meron pang pinuntahan yung doktor. Pagdating ng doktor, ay agad silang inuna nito dahil sa matagal naman na silang nag-aantay kumpara sa iba. "Mrs., kinalulungkot ko pong sabihin na meron po kayong pneumonia. Dapat ay magamot agad ito para di na lumala pa." "Magamot pa naman ito, Mrs. Gagastos nga lang kayo sa gamutan. Medyo may kamahalan na kasi ngayon ang gamot sa sakit ng pneumonia. Ririsitahan ko kayo at siguraduhin yung masusunod ang prescription ko, ha, para gumaling kayo at muling makapagtrabaho," sambit pa ng doktor. Napatango na lang ang mag-ina sa mga sinabi sa kanila ng doktor. At nang kanila nang masilayan yung resita ng doktor, ay napakamot itong mag-ina sa kanilang ulo. "Sabi ko naman sa iyo, anak, huwag na tayo magpa-doktor. Kaya ko pa naman, ayan tuloy, napalaki yung gastusin natin." Saad pa ng kanyang ina, "Nay, mas okay na po to kisa lumalayang ubo nyo." "Sabi ko naman sa iyo, anak, huwag na tayong magpa-doktor. Kaya ko pa naman, ayan tuloy, napalaki yung gastusin natin." Saad pa ng kanyang ina, "Nay, mas okay na po to kisa lumalayang ubo nyo. Mas magastusan tayo pag ma-hospital ka dahil sa pinabayaan mo ang ubo mo. Hayaan mo, Nay, at maghahanap ako ng paraan." Saad naman itong si Vanna. Ginawang kontakin ni Vanna yung teacher nito na malapit sa kanya at kaibigan nito, at kuwento sa kanyang guro ang kanyang problema. Nangyari ngang humingi ng tulong itong si Vanna sa kanyang teacher at tinanong nito ang kanyang guro kung saan makakapagtrabaho para may pangbili ng gamot ng kanyang ina. "Nakakalungkot naman yung pangyayaring yan, Van. May kilala ako. Mayaman yon. Naghahanap siya ng magiging labandera. Baka gusto mong magtrabaho sa kanya. Pwede ka pa rin namang mag-aaral kahit na maglabandera ka sa kanya. Malaking tulong na rin yon para sa pangbili ng gamot ng ina mo." Ginawang ilihim itong si Vanna sa kanyang ina ang naging usapan nila ng kanyang guro, at sinabihan nito ang kanyang inang magpahinga muna at huwag magtatrabaho para mabilis na gumaling sa kanyang sakit. At sinabihan rin niya ang kanyang inang siya muna ang maghanap ng paraan para sa kanyang gastusin sa pag-aaral. Nangyari ngang sa pagbalik nitong si Vanna ng eskwelahan ay ginawa siyang ipakilala ng kanyang guro sa sinasabi nitong kakilala niyang naghahanap ng labandera. "Grabe, ang gara naman pala ng may-ari ng bahay na to, ma'am. Ang laki at napakabongga. Napakayaman siguro ng may-ari nito," saad ni Vanna. "Hindi naman, Van. Tahimik ka muna at maya-maya ay lalabas na yon." Nang lumabas na nga yung may-ari ng bahay, ay agad na pinakilala nitong kanyang gurong si Mildred itong si Vanna sa kanyang magiging amo. "Sir Stephen, si Vanna nga po pala. Ang nirekomenda ko sa inyo noong nakaraang araw na mamamasok ang labandera dito sa bahay mo," sambit nitong si Mildred. Nangyari ngang agad na natanggap itong si Vanna sa pamamahay nitong si Stephen. Medyo may edad na itong si Stephen at nakabaso na lang nang siya'y lumabas ng bahay. Simula sa araw na natanggap itong si Vanna ay pumupunta itong si Vanna sa bahay nitong si Stephen tuwing Martes, Huwebes at Linggo para maglaba ng mga damit nito. Ilang buwan ring ginawa iyon ni Vanna, alang-alang sa kanyang inang may sakit. At dahil nga sa pagtatsaga nitong si Vanna, ay nabibili niya ang mga kailangan gamot ng kanyang ina. Ngunit isang araw, habang naglalabada itong si Vanna, ay dali-dali na lang lumabas ng pintuan itong si Stephen at nagsisisigaw. "Nasama yata sa nalaban mo yung suot kong maong kahapon. May nakalimutan kasi ako sa bulsa ko. Sabay hatak ng maong nabasa na ng tubig at meron itong kinuha sa loob ng bulsa." "Ano po ba yan, sir? Parang napakahalaga po niyan sa inyo," nagtatakang sambit pa ni Vanna. "Larawan to ng nag-iisa kong anak na babae na matagal nang nawalay sa piling ko. Kasalanan ko rin naman ang lahat kung bakit siya lumayo sa akin. Matagal ko na siyang hinahanap dahil gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa kong kamalian sa kanya, at gusto kong sabihin sa kanyang nagbago na ang kanyang ama."
Sino ba yung nasa larawan, sir? Pwede ko bang matingnan? Malay natin, kakilala ko pala yan at matulungan kita. Saad pa ni Vanna? Ginawa namang ipakita nitong si Stephen dito kay Vanna yung larawan ng anak nito. At nang masilip na nga ni Vanna yung larawan, ay nanlamig ito sa kanyang nakita na magkapareho sila ng kopya ng larawan ng kanyang ina. Sa puntong yon ay natulala itong si Vanna at hindi makapagsalita. Mercy po ba ang pangalan ng anak niyo, Sir Stephen? Seryosong saad ni Vanna. Oo, Mercy nga ang pangalan niya. Paano mo nalaman? Tugon pa ni Stephen. Siya po ang nanay ko. Kaya pala walang kinikwento ang aking ina patungkol sa nakaraan niya o kung sino ang mga magulang niya. Itinago niya pala ang lahat at ang kanyang pagkatao. Sa sinabi nitong si Vanna ay napatulo ang luha nitong si Stephen at napayakap ito kay Vanna dahil si Vanna lang pala ang magiging daan para muli silang magkabuklod ng anak niyang matagal nang nawalay sa kanya. Kaya pala noong una palang kitang makita ay ang gaanan ng loob ko sa iyo at kamukhang kamukha mo ang iyong ina nang siya'y nasa kaidaran mo palang. Nangyari ngang agad na dinala nitong si Vanna itong kanyang lolo Stephen sa kanilang bahay sakay ng kotse nitong si Stephen. At nang magtagpo na nga ang mag-ama ay nagkapatawaran ng mga ito at nag-iyakan. Naging masaya itong si Vanna sa mga nangyayari. Ginawa nga nitong si Stephen na ipagamot itong si Mercy at ginawa niya ang lahat makabawi lang sa kanyang anak na si Mercy. Simula sa araw na yon ay naging buo na muli ang pamilya nitong si Stephen at nagtapos itong si Vanna ng kolehiyo bilang isang magna cum laude. Mga ka-explorers, huwag nating patagaling irisolba ang away pamilya dahil iba pa rin ang pamilyang nagkakaisa at sama-sama. At pamilya lang ang ating malalapitan sa tuwing tayo ay may pangangailangan.